napakainam, magpuri sa Panginoon, nakakapagpagaling ng sakit at nakakapagpalakas ng loob, nakakapagpatibay ng pananalig. Praising God and worshiping is cure by itself. Kaya napakahalaga ang pagpupuri, pagsamba, lalo't ito ay taos puso. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, an incomplete miracle, isang himala na kulang, hindi kumpleto. Salamat Ama dahil maaari kaming magtanong sa inyo, maaari po kaming sumangguni at ang inyong salita ay bukas upang kami paliwanagan, turuan, akayin, pagalingin. Sa ngayon, Panginoon, kami humihiling ng patuloy niyong paglilinis, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Kung ano man ang mga ginawa namin, Panginoon, sinadya, pinlano o kaya ay nakasubuan namin gawin, pinagsisisihan ang mga kasalanan, Panginoon, nilalapit sa inyo. You remember that we are dust and we ask for forgiveness and restoration so that nothing will hinder our worship and your blessing will flow directly into our hearts. Papagliwanagin mo po ang aming isip, turuan niyo kaming unawain ang inyong salita, palaguin niyo ang aming pananalig. Kayo po maging tagapagsalita, heal us, empower us, strengthen us with your words. And we ask you, Father, to be the speaker, use your servant only as your instrument. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our healer, we pray with thanksgiving. Amen. An incomplete miracle. Marcos 8:22-26. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang hipuin niya ang taong ito. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang lalaki at sumagot, "Nakakakita po ako ng mga tao na parang punong kahoy na naglalakad." Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tuminging mabuti ang bulag. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maaari ka nang umuwi. Huwag ka nang bumalik sa bayan." A most interesting story, and there are very, very few accounts, if ever there's any other account in Scripture, that shows partial healing. Kapraso lang, kalahati. At si isa-isa nating subuking himayin sa tulong ng Espiritong Banal. Mark 8:22, as Jesus and His disciples were going to Bethsaida, some people brought a blind man to Him and begged Him to touch the man. So blindness, though not painful, could be one of the most difficult situations to be in. Hindi naman masakit na maging bulag, pero mahirap. Isa sa mga pinakamahirap. So, merong isang lalaki na kasama ng kanyang mga alalay, tumatangkilik at tumutulong sa kanya, inilapit kay Jesus, nagmakaawa sila na hipuin ni Jesus ang taong ito. They were there and they believed in touching for healing. Para sila mga Pilipino, mahilig mag-touch. And now it is steadily being proven by science that touch heals. Napakahalagang pagpapagaling lalo ng emosyon, yung paghipo ng katawan ng may nilaramdam, lalo na ang humihipo ay mayroong tunay na malasakit. It's great when people bring you, carry you around, and beg for healers to touch you. Bagamat bulag ang taong ito, hindi naman siya salat sa pag-ibig at pagmamahal at tulong ng kapwa. Maaring mga pamilya niya yung tumutulong ngayon o mga kaibigan, kung sino man, kulang lang siya sa paningin pero hindi naman nagkulang ng may pagtingin sa kanya. It's a privilege or it could be a birthright to be helped. Kaya tayo nagbibigay ng tulong sa ating pamilya kahit minsan walang ginagawang mabuti, kumisa nga, may ginagawa pang mali, tinutulungan pa rin natin kasi pamilya. It's a birthright. Natulungan ka ng iyong pamilya and it's our duty to help each other. At hindi lang yung duty na tumanggap ng tulong, duty din nating suklian ang lahat ng tulong ng ating pamilya para maging napakatibay ng samahan, para pag dumarating ang ganito mga pagsubok, labis sa pangangailangan, makakaasa ka na kahit matagal na ikaw lang yung tinutulungan, hindi ka pa rin bibitawan.
So mamuhay tayo sa paraan na kung tayo magkaroon ng pangangailangan, may mag-alaga naman sa atin. Merong makiusap sa healer na pagalingin niyo po itong aming pasyente. Merong lumapit sa mga pwedeng lapitan at tumulong. Kasi kawawa naman yung taong nangangailangan na nga wala pang tumutulong dahil wala man lang ipinakisama. Wala man lang itinanim na mabuti. So it could be a birthright, but it could also be earned. At yun ang mas masarap na tulungan, yung na-earn na niya, nagtanim na siya sa iyo, gumawa na siya ng mabuti, ang luwag sa loob mo na suklian ang kanyang kabutihan. Kumisa, naiinis ka, hindi mo ko mukha mag-anak natin to, tinutulungan na natin. Nauobliga ka na lang kahit walang itinanim sa iyong mabuti. Pero if it is earned, then it is a lot sweeter to give such help. Now, help could also be received as charity. Huwag tayong mapagbataas. Paminsan, dumarating yung panahon na kailangan natin ng tulong, tanggapin natin yon. Hindi naman laging ganun eh. Hindi ka naman laging magiging pabigat. So sa mga konting panahon na yon, tanggapin natin. Huwag tayong masyadong self-sustaining. There is a very thin line between dignity and pride. There's a very thin line between self-sustenance and refusing to allow people to help you. Na ayaw mo lang palang magkaroon ng utang na loob. Ganun talaga ang buhay ng tao. Nagtutulungan. May panahon ikaw ang tumutulong, may panahon ikaw ang tinutulungan. Kaya gawin nating policy, whenever we can be the helping person, let's be the one. Kung dumating sa buhay mo na hindi ka nangailangan kahit kailan ng tulong, mabuti. You never needed anyone's help, but you always help. But who knows? You might need help. At kaysa naman sa napipilitan lang ang taong tinutulungan ka, masarap kang tulungan dahil ikaw mismo ay naging matulungin. Alam niyo po ba, yung pagtanggap ng tulong, pwede rin niya na maging ministry? Kasi may tao nagbibigay sa iyo, napipilitan lang, naiinis, pero dahil tao siya, meron siyang kinikilalang tungkulin, pananagutan, tinutulungan ka, pero ang bigat-bigat ng pagtulong sa iyo. Samantala kung masarap kang tulungan, nasasarapan yung tumutulong sa iyo. So ikaw man yung tinutulungan, nakaka-minister ka dahil nasasarapan siya. Dahil masarap kang tulungan, merong bibigyan mo ng magandang higaan o nakatulog ka ba? Konti. Yung nakakainis bigyan, bibigyan mo ng pagkain, nakain niyo po ba? Tinikman ko. Hindi, wow, ang sarap. Alam niyo, papadaliin natin sa taong nagbibigay sa atin, pasarapin natin yung feeling nila, nasa behavior natin yan eh. Kasi nakakadala rin tulungan yung mga taong wala ka man lang kakonswe-konswelo sa pagtulong o pagbibigay. So itong lalaking itong bulag, maaring masarap siyang tulungan, akayin dalhin dito at doon, dahil hindi siya pinagsawaan ng mga tumutulong sa kanya. Hindi ko mo may sakit tayo. Hindi ko mo kumisan paralyzed ka, bedridden. Eh, mawawala na tayo ng ministry. We can make it at least pleasant for people to help us. May sakit ka, binabantayan ka, at least padaliin mo, pasarapin yung pagbabantay sa'yo. Pag sinabing kakain na po, bumangon ka na, kumain ka na, hindi pipilitin ka pa. Yung kung ano-ano pang reklamo mo sa buhay, nagre-reklamo lang tayo mga kapatid. Kung yung pagre-reklamo mo, merong bunga na maidudulot, nabubuti ang iyong kalagayan. Halimbawa, ang ginaon ng aircon, o magreklamo ka kasi pwedeng hinaan. Walang kahangin-hangin, magreklamo ka kung may bintanang pwedeng buksan. Para mabuksan. Pero kung wala namang bubuksan, huwag ka nalang kumibo. Ang init, wala namang magagawa yung tao, bumibigat lang ang loob niya at maari pang mainis sa'yo kara reklamo mo. Kung laging masakit halimbawa yung paa mo, talagang araw-araw, masakit na lang, huwag ang sakit ng paa ko, at yung may tao na lang, ang sakit ng paa ko. Parang wala nang bago. Parang, ang tagal mo nang may sakit, di ka pa nakaka-adjust. Yung lagi na lang tayo nagre-reklamo. You know what I mean, mga kapatid, ha? Huwag niyong papagsawain yung tumutulong sa inyo kahit kayo may nararamdaman. Give them some pleasure. Magsukli tayo ng kahit konting konsuelo sa kanila. Be nice. Earn the privilege to be cared for. At ang pinakamasarap alagaan, yung nauna nang nag-alaga sa'yo. Diba kaya ganyan tayo mapag-alaga sa mga magulang? Kasi nauna na silang nag-alaga sa atin. Pero kung hindi rin man mapag-alaga yung magulang, nauobliga din naman yung anak mag-alaga eh kung talagang kailangang alagaan yung magulang pero mabigat ang paa, nakasimangot, hindi ganado. Pero inyo yun, bibigyan na lang kayo, hindi pa siya ganado, nalugi pa siya dahil kulang yung kanyang pleasure. That's why we have a duty to make ourselves likable. Jesus' followers are to give this kind of attention even to strangers. Isang leksyon yan sa atin.
tayo yung mga kumikilala sa Panginoon, sumusunod sa Kanya, dapat tayo magbigay ng pagtingin, tulong, maski sa mga di nating kaano-ano. Kaya nga ang binigay na example ng Panginoon, yung Good Samaritan, tinulungan niya yung hindi niya kalahi. Siya pa na Samaritan na nilalait-lait, minamalit ang mga Israelites, siya pa yung naging matulungin. Lagi po yan na idinidiin sa Biblia, yung maging matulungin tayo to those who don't deserve it. Especially love. Sinasabi nga nila, give love. People need love, especially when they don't deserve it. Because when they deserve it, many people will love them, so they probably don't need to be loved anymore by an additional crowd of lovers. Pero yung talaga nakakainis, yun ang dapat mas mahalin kasi mas needy yun ng pansin. Yung pagtulong po sa stranger, sabi ng Panginoon sa Matthew 25:34-36, sa end times daw, sa judgment, then the king will say to those in his right, my father has blessed you. Come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created. When I was hungry, you gave me something to eat. When I was thirsty, you gave me something to drink. When I was a stranger, you welcomed me. When I was naked, you gave me clothes to wear. When I was sick, you took care of me. And when I was in jail, you visited me. Itinuturing ng Panginoong Jesus na siya ang may utang sa bawat tao na gumawa ng mabuti sa mga nangangailangan, lalo't hindi kayang magsukli o magbayad sa buting tinanggap. Sabi niya, pagpapalain kayo ng Ama sa langit, narito tanggapin ninyo ang inyong mga gantimpala dahil nung nagugutom ako, pinakain ninyo ako, nung ako'y nakakulong, dinalaw ninyo ako, nung ako'y nahubaran, ako'y dinamitan ninyo para huwag akong ginawin. Sabi nga ng mga tao, kailan naman po nangyari sa inyo yan para wala kaming maalala na ginawa namin yan sa inyo. At sinabi ng Panginoong Jesus, aba, ginawa nyo yan sa akin tuwing ginagawa nyo sa inyong kapwa. So yung kapwa mo na ginawa mo ng mabuti, hindi man yun gumanti sa'yo, alam ng Panginoon at siya ang magbibigay ng gantimpala. Samantalang masarap isipin may gantimpala, nawahuwag lang naman yun na maging motivation natin sa paggawa ng mabuti. Kasi yung paggawa mo ng mabuti, gantimpala na yun, you feel good. Kesa yung nagdamot ka, pinagkait mo, kahit na-preserve yung pera mo, na-preserve yung resources mo, there is something of you that dies. There's a part of you that grieves whenever you don't do right, whenever you don't give to the needy, especially when you can. So why kill a part of yourself? Why grieve a part of yourself when you can add life or give happiness to that part of you? So when you are charitable to others, actually you also become a recipient and a beneficiary of that same charity. Not to mention the eternal gifts that God prepares for those who help others. Kaya tayo matulungin. At ang pagiging matulungin, likas na ng isang taong lalong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Nalulungkot ka kung hindi ka nakakatulong. So bakit mo papalungkotin ang sarili mo para lang makasave ka? What is really more valuable? Your spiritual and emotional well-being or physical things? Mark 8:23, balik tayo sa kwento ng lalaking bulag. Jesus took him by the hand and led him out of the village where he spit into the man's eyes. He placed his hands on the blind man and asked him if he could see anything. Kakaiba ito. Let's analyze the Jesus way to healing the man. First, take him by the hand and lead him out of the village. It was very personal. Maraming mga tao pinapakiusap kay Jesus na pagalingin niya, hipuin niya yung bulag. Ang ginawa ng Panginoon, kinuha niya ang kamay ng lalaki, inakay palayo sa mga tao, palabas ng bayan. At nung sila'y nandun na sa ilang na puok, tahimik na lugar, na walang mga taong naguusyoso, liban na lang sa mga disipulo ng Panginoon na talagang kasama niya, gumawa ang Panginoon ng kakaibang paraan ng paggagamot. Dinuran niya yung mata. You know, it was very personal. Saliva. How personal can you get? No? At talagang dinuran niya yung mata. At pagkatapos hinipo niya. Napaka-intimate ng pagpapagaling. But first, let's notice that the Lord took him away from his milieu. Inalis sa piling ng mga kaibigan, kamag-anak, mga kabarkada,
inalis niya doon sa environment. Total, hindi naman siya gumagaling sa environment na yun eh. Bakit kailangang i-maintain yun? May isang lesson dyan na maaaring i-apply sa maraming uri ng pagpapagamot. Leave the crowds behind and shut them out. Hindi natin alam kung may kontribusyon yung crowd sa pagkakabulag niya. Pero alam natin sa buhay natin na kuminsan may kontribusyon ng mga kaibigan mo, kaya ka-addict. Therefore, kailangang iwan mo sila, lumayo ka sa kanila para ka mapagaling ng Diyos. Kung ikaw naman ay addict sa chismis, addict sa daldalan, gusto mo talagang ma-improve ang iyong karakter, kailangan hindi ka man physically lumayo sa mga kachismisan mo, huwag ka nang sumali sa kanilang mga gawain na ganyan. Kaya kung ikaw ay may sakit, ina-isolate ka kung nakakahawa ang iyong sakit para yung naghahawa sa'yo, tumigil ng paghawa sa'yo at ikaw man huwag manghawa ng iba. Hindi ka dapat sentimental pag ina-isolate. Meron pa mga kamag-anak, pagka may mga sakit sila nakakahawa, bibigyan mo ng sariling plato, baso, kutsara, magtatampo pa, pinandidirihan niyo na ako. Opo nga. Correct kayo dyan. Diba? Nakakadiri talaga kayo. Diba? Kaya dapat kayong pagalingin. Gusto nyo ba magkasakit din kami? Wala na mag-aalaga sa inyo. Pare-pareho na tayo. Huwag kayong magdramang bukid. You have to be isolated. Dahil may sakit kayong nakakahawa. Kailangan pa bang ipaliwanag yan? Kaya kung tayo naman yung huwag na nating abangan na pandirihan tayo, no? Tayo na mismo yung mag-isolate sa sarili natin. Uubo ka, babahin ka, magtakip ka ng kumot na Iloko. Para huwag tumalsik yung mga kung ano-ano mo sa kapwa. Tapos pag naglayoan, nagtataka ka pa, binandidirihan ako. Eh, kadiri ka naman talaga. Natural lang. Yun lang mga waiter, yung may daladalang pagkain sa'yo, tapos kasi, sir, ibot mo na yung pagkain ko. Ha, mamaya ka muna magsalita. Dahil dyan na nagla-landing yung mga laway mo. Hindi naman bulag yung plato para muduran. Maraming mga pagsasalita kasi, kayo mga food server, kayong daldalan ng daldalan sa harap ng pagkain. Dahil talagang naliligo na ng mga laway nyo yung embutido. Kailangan maingat tayo sa kanyang mga bagay. Meanwhile, nakakapagpagaling naman yung laway ni Lord. Salamat na lang. Di ba? Kung si Lord yon kahit matalsik kang ka, blessing. So, dito na niya talaga. But remember this, don't hesitate to leave those that infect you. Gusto mo yung tumino ang buhay mo, iwan mo si number two. Gusto mong mapaayos, iwan mo yung nakaka-tempt sa'yo. Gusto mong magtipid, gupitin mo ang iyong mga credit card. Lalo hindi mo mapigil ang sarili mo sa paggamit. Kailangan humiwalay ka doon sa nagbibigay sa'yo ng sakit. Yun ang ginawa ng Panginoon. Halika muna, anak. Niyaya niya lumayo. It was meant to be distant. Para ka gumaling, dapat lumayo ka sa nag-i-infect sa'yo o sa pumipigil sa iyong kagalingan. Hindi natin alam kung inilayo siya dahil baka pigilin ng mga kamag-anak kung duduran. So, inilayo. And then, the Jesus way was spitting into the man's eyes. There was bodily contact. Pero alam nyo ba, there's another way that the Lord can contact us in a bodily, physical way? Through His Word. Yung Word niya, kay printed, na nabasa mo, dumikit sa mata mo, para na rin naduran ng mata mo noon. Gusto nyo maduran ng Panginoon, lagi mata nyo, magbasa kayong Biblia. Ngayon, alam nyo naman kung sino dumudura sa inyo, kung mga ang pinapanood nyo, pornography sa internet. Alam nyo kung sino dumudura, ah, hindi si Lord. Kung nagbabasa ka ng mga mali, mga immoral na bagay, alam mo kung sino nagdudura sa mata mo. Hindi paggaling ang darating dyan. More and more infection. So when you read the Bible, you get visually connected with the Lord because that's His Word. When you hear the Bible sung or preached, He connects through your brain, through the ears. It is a connection. That's why faith comes from hearing. You want to get healed? Connect with Jesus. Through your eyes, through your sense of hearing, through your feelings, through your heart, through your intellect. Kailangan laging naka-connect. And the Lord places hands on the blind man. Para lalong magkaroon ng transfer ng power, at maaring para ipikit yung mga mata niya para humanda sa magiging bagong mga makikita nito. Alam niyo ba na kailangan nating pumikit sa ilang bagay para pagdilat natin, handa na tayong tumingin sa iba naman?
Meron ka talagang iniiwan para meron kang puntahan. May pinagsasarahan ka para kami mapagbuksan. May tinatanggihan ka para kami matanggap. Pinipili natin sa buhay yon. And if you want to be healed, let the Lord shut your eyes to the things that you should not be looking at, and let the Lord open your eyes to new things that He likes you to look at. And then the man asked, and then Jesus asked the man. It's a Jesus way. Place your hands on him and then ask him, "O ano, kumusta? May nakikita ka na ba?" So let him assess the efficacy of the miracle. Let him assess himself. Nakikita niyo yung participation ng tao? Siyempre, alam naman ni Lord kung ano naging talab dun sa tao. Pero tinanong, "O ano, kumusta? Anong nakikita mo? May nakikita ka na ba?" Kasi kailangan kasali ka sa pag-assess sa sarili mo. Kailangan kasali ka sa pag-diagnose. Kaya tinatanong ka ng doktor, ano ba ang mga blood count mo nito mga nakaraang linggo? Pakita mo yung listahan ng pagtetest mo ng blood sugar mo. Ang galing mo, nagpa-participate ka sa yung healing. Kasi ewan ko po, kaya nga ako nandito para kayo mag-isip. Di ba? Kailangan kasali ka sa pagpapagaling sa yung sarili. Nagpa-participate ka. So sabi ni Lord, ano, kumusta nung nakikita mo? Mark 8:24, the man looked up and said, "I see people, but they look like trees walking around." Blurred, malabo. Hindi ko alam kung naka-apro yung mga tao, no? Kaya napagamalan sila mga puno o mga Korean hairstyle, no? Pero sabi, para po silang mga puno na nangaglalakad. Pinatanong ko kay Dr. King Sedeño, isa nating mahal na doktor at kapatid dito. Sabi niya, there are a lot of diseases that can cause that. But the most common could be error of retraction, they call it, or cataract. So, from blindness, umunlad siya. Ngayon, he has what people might call poor visual acuity. May pangalan, may tawag. Alam niyo ba, marami mga sakit din i-describe sa Bible. Tanungin mo yung mga medical doctors ngayon, mga wellness workers, mga alternative healers. Makikita mo na may pangalan. Naka-classify nila ano ba mga sakit yon. So from blindness to poor visual acuity, it's definitely progress, pero kulang. Nakakita pero malabo. Partial hearing, incomplete miracle. It was a very unique occurrence. Usually, pag may hinipo ang Lord, instantly, fully, gumagaling. Oh, so konti lang ang nakikita mo, kulang. Mark 8:25. Once again, Jesus placed His hands on the man's eyes. And this time, the man stared. His eyes were healed, and he saw everything clearly. Wala namang bagong ginawa si Lord, eh. Inulit lang yung ginawa kanina. Pero ang may bagong ginawa, yung lalaki, tumitig sa mga nakikita niya. At nung tumitig, nakakita. So sino may bagong ginawa si Lord ba? No. Yung lalaki. Mga kapatid, pag tititig kayo, makakakita kayo. Mga husbands, aware ba kayo sa mga heartaches ng inyong mga misis, sa kanilang mga parinig na walang nakakarinig, sa kanilang mga paramdam na walang nakakaramdam, di ba? So kailangan titigan nyo para nyo makita. Hindi dinadaanan nyo lang ng mata nyo. Iba ang tumititig. Kita nyo yung lalaki nung tumitig, nakakita? Mga anak nyo, kung tititigan nyo talaga, bibigyan nyo ng panahon, babantayan nyo, iisipin nyo, nakikita nyo ano ba yung talent niya, ano ba yung hilig niya, makikita nyo kung paano siya tutulungan. Hindi pwedeng pinapan mo lang yung mata mo na parang camera na ganyan sa crowd. Tititig ka, magfo-focus ka, extreme close-up para maintindihan mo ang tao. Yung mga mahal nyo ba sa buhay, tinititigan nyo. Hindi lang visually, ha? Hindi lang physically. Pag ba may sinasabi, iniisip mong, may pinaparamdam ba siya? No? Meron ba siyang gustong tukuyin? Tanong ng tanong ko, anong date ngayon? Birthday kaya niya? Yung mag-iisip ka, tititig ka sa tao, kasi pag tumitig ka, makakakita ka. Maraming needs ang ating kapwa. Pa, kahit Bible, titigan nyo lang, ang dami nyo makikitang laman. Pero pag ang bilis-bilis mo lang magbasa, parang wala. Kailangan tumititig. That's why it's important to reflect. To have quiet time. Kasi doon lang tayo nakakatitig.
So, the man stared. Nag-focus. In other words, may contribution siya para yung healing niya makompleto. Pag tinatch ka ni Lord, huwag mong iasa sa kanya ang lahat. Kasi healing is always a partnership. Meron ka dapat part. Lord, patalinuhin niyo po ako, edi mag-aral ka. Papasahin niyo po ako sa exam, mag-review ka, i-condition mo ang sarili mo. Paasensuhin niyo po ang buhay namin, magsikap ka, magtrabaho ka, mag-invest, mag-save. Gandahan niyo po ang relasyon namin mag-asawa, matuto ka magpatawad, makinig, mahal. Palakihin niyo pong mabuti ang aming mga anak, edi palakihin mong mabuti, turuan mo, dapat may papel ka sa buhay. Hindi ka lang dasal ng dasal. Meron kang contribution. So, gumaling ang mata, naging ganap na malinaw ang paningin. Then, very interestingly, the Lord says in Mark 8:26, Jesus said to him, "You may return home now, but don't go into the village." So, usual Jesus style, He sends the healed man home. Ang dami na natin na pag-aralan, napatapos yung pagalingan sa niya, umuwi ka na. Pinagaling, pinalakas, pinaasenso para umuwi. O ikaw, pinalaki ni Lord ang income mo, pinayagan ka magkatrabaho abroad o sa ibang lugar para ka umuwi at mag-uwi ka ng income. Hindi yung para ka malibang, malasing at di ka na umuwi dahil sumama ka na kung kanino. Pinapagaling ka para ka umuwi. Pinapatalino ka para mag-uwi ka ng biyaya sa iyong pamilya. The Lord is very family-oriented. Sabi niya, huwag ka na pumunta sa village, wala ka mapapala sa maraming tao doon, umuwi ka na lang sa inyo. So, He sends a healed man home. In other words, the Lord is saying, get your life back. Ang tagal-tagal ka ng pinaglilingkuran ng pamilya mo, inaakay, halos bihisang ka siguro, subuan, ngayong nakakakita ka na, umuwi ka, make up, ikaw naman ang maglingkod, ikaw naman ang magmahal, ikaw naman ang mag-serve. Bakit tayo pinapagaling? Para tayo naman mag-serve. Bakit tayo pinapayaman? Para tayo naman yung magbigay. Bakit tayo pinapatalino para tayong magturo at umunawa sa konti ang katalinuhan, hindi para pagalitan mo sila at laitin dahil sila ay mangmang? Bakit pinapalaki ang mundo mo para ikaw mag-ahon sa mga mahal mo sa buhay mula sa kung saan sa mga sulok na kinasaksakan nila? May misyon ang bawat taong pinagagaling at pinagpapala ng Diyos. At hindi ka nabubuhay para lang sa sarili. Pinauwi siya agad, no? So get your life back, give and receive, participate, love and be loved. Huwag yung umasenso ka, tumalino ka, lalo ka lang nalayo sa mga mahal mo sa buhay at ayaw mo na silang kausap dahil iba na yung degree ng karunungan mo. Dapat ngayon, magiging blessing ka para sa kanila. Tandaan nyo, pinauwi. Para bumalik sa pamilya, maglingkod doon, maging blessing naman, dahil nakatanggap ng ang laking blessing. Sino mang nakakatanggap ng blessing, ay may tungkulin na ito ipamahagi, hindi solohin. Kasi kahit ipamahagi mo yan, ang dami pa rin matitira sa'yo. Kaya hindi tayo dapat na makasarili. And the Lord avoids publicity. Hindi niya sabi, sige, iparada mo ang sarili mo, pumunta ka sa mga dyaryo, pumunta ka sa TV, ipakita mo na gumaling ka para maraming sumunod sa akin at umattend. He commands the healed man not to return to the crowds. There was no need for publicity. There was no need for the crowds to see this. Alam niyo, ang Panginoon, hindi naman siya nagmi-miracle para malaman ng iba na nagmi-miracle siya. Nagmi-miracle siya dahil kailangan ng tao. So beware of camera-hogging miracle workers. Yung mga religious workers na televised lahat ang ginagawa, nakalista lahat ang mga pinagagagawa, kung totoo man na may miracle, kasi sobrang nagkakaroon ng effect yung publicity. Ayaw ng Panginoon. So sino man ang nakakapagpagaling dahil sa Panginoon, nagiging instrumento ng pagpapagaling, hindi dapat mahilig sa publicity. Kasi ang tao naman, hindi dapat lumalapit sa Panginoon dahil lang sa himala. Nagiging fringe benefit na lang yon. For some people, the Jesus touch or healing requires leaving the village crowds. So kayo mag-apply, mga kapatid, sa buhay nyo yan. Ano ang kailangan nyong iwan para kayo gumaling? Ano ang kailangan nyong gawin para kayo makakita? Ano man ang ibig sabihin ng makakita? Leaving some people and connections, leaving activities, could be what you need to heal.
especially those that cause and worsen our blindness, whatever blindness means to you. So to be healed inquires living parts of a lifestyle. O gusto mong huwag nang mag-worsen ang iyong diabetes, tumigil ka na ng kakakain ng matatamis. Meron ka kailangang gawin. May lifestyle change dapat. Nalaman mong may ganito kang sakit, bawal kang kumain ng ganon. Well, huwag ka na magkakain noon. Yun ang kailangan mong gawin. Meron kang kailangang bitawan. You cannot have your cake and eat it too. You cannot have your healing and yet eat all the things na bawal. Meron dapat na mag-go. Something has to go. Something has to be sacrificed. Now, healing could be all partial only because of their lack of capacity to receive power from God. Nakita nyo, nung tumitig, nakakita lalo, meron kang part. Pag gumagaling ka, lalo't nakatikim ka na ng konting miracle, konting galing, partial healing, ituloy mo yan at lalo ka mag-focus para mabuo. Lack of faith could be a cause for partial miracles. Dahil hindi ka naman totally faithless, nakakatanggap ka rin, pero kulang. Mga kapatid, higit na nakakarami sa atin, ganito ang karanasan. Hindi naman marami yung biglang instant nahihili, buong-buo, di ba? Hindi naman yung biglang hinipo ng Lord ang buhay mo, umasenso kayo, umaman ka na bukas. Minsan partial, nagkakaroon ka lang ng pagkakataon, magkaroon ng more deals, more openings for income, nakakatikim ka, partially. It is to tell you to go on, tumitig ka, pursue it, focus, para mas maraming mangyari. Mark 9:23, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Sabi sa niya, Lord, kung kaya niyo po, subukan natin, pagalingin niyo ito. Ha? Kung kaya ko? Wala sa akin yan. Nasa inyo. Walang imposible sa nananalig. Sabi niya, so nananalig kang konti, nakakatanggap kang konti. At yung pagtanggap ng konti, hindi dapat dahilan para tayo sumama ang loob na konti lang natanggap ko. Napapatunayan mong, oo nga pala, nakakatanggap kahit konti. Oo nga pala, nakakita ko kahit para mga punong gumagalaw. So ba't hindi ko dagdagan pa yung pananalangin at dagdagan ko pa yung pananampalataya para lalong mabuo yung sinimulan na ng Diyos na magandang bagay sa aking buhay. Luke 1:37, the angel said to Mary, nothing is impossible for God. The amount of blessing we receive is determined not by God's capacity to give, but by our capacity to receive. Nasa kakayanan mong tumanggap, ang dami ng iyong tatanggapin. Hindi yan nakaasa sa kakayanan ng Diyos dahil walang hanggan ang kakayanan niya. Ang naglalagay ng hangganan, yung kakayanan nating maniwala, kakayanan nating tumanggap. Kasi naniniwala ka nga, pero hindi ka naman nakapwesto. Naniniwala kang uulan bukas, pero hindi ka lumabas para sumahod. Umulan nga, pero wala ka rin nakuha. Kasi hindi ka lumabas. Dapat may gawin ka. Naniniwala ka na mapapagaling ka ng Diyos, gawin mo yung part mo. Naniniwala ka na gusto ng Diyos, maganda yung samahan yung mag-asawa, gawin mo yung part mo. Matthew 8:13, then Jesus said to the officer, you may go now. Your faith made it happen. Right then, his servant was healed. Laging ine-emphasize ni Lord, your faith has healed you. Yung babaeng dinodugo, sabi niya, your faith has healed you. Of course, I heal. I'm always a healer. But why don't people get healed? Because they don't have faith. But if you have your faith, you get healed. Sabi niya, it is your faith who heals. Healing is always available. Because God is always available. But it is your faith that limits or determines the amount of healing, blessing that you will receive. Matthew 9:29, then he touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. Kung gaano kalaking pananalig mo, ganong kalaki ang tatanggapin mong himala. So kung meron tayong project, mga kapatid na mahalaga, develop your faith. Many people develop their bodies. Good. Some develop their talent and skills. Good. But what can happen if we developed our faith? Kailangan nating laging i-practice
laging mananalig ka, tapos papatunayan mong totoo, lalong lalaki yung kapasidad mong manalig, lalong lumalaki yung tatanggapin mo, mas lumalaki yung kapasidad mo, palaki ng palaki, hindi paliit ng paliit. Another determining factor of healing is lack of surrender. This man surrendered himself to Jesus. Can you imagine being taken away from your caregivers by this man called Jesus, being taken away from them out into the wilderness, outside of the town? Pagtitiwala yun, ha? Saan niyo po ako dadalhin? Nasaan yung mga kamag-anak ko? Ba't iniwan natin? Saan niyo ako dadalhin? Ano mangyayari sa akin? Marami mga tao, hindi nakakarating sa labas ng bayan para pagalingin ni Jesus kasi ayaw nilang iwan yung mga nakasanayan nilang kasama at ayaw nilang magtiwala kay Jesus. Pwede ba ako magtiwala? May ipapagawa sa'yo, pwede ba ako magtiwala? Pwede ko bang panghawakan ang mga sinasabi niya? Sabi Lord, halika, sumunod ka sa akin, akayin kita, sumama. May nangyari tuloy. James 4:7, surrender to God, resist the devil, and he will run from you. Magtiwala tayo na kung mayroong pinagdadalhan sa atin ng Panginoon at malinaw, tayo pumunta. May pinaiiwan, iwanan. Sabi, pagka iniwasan mo ang demonyo, siya na mismo, tatakbo palayo sa'yo. Kaya lang naman lumalapit yan sa'yo kasi nakakahalata na gusto mo siyang nandun. Pero pag ipinakita mo sa kanyang ayaw mo, aalis siya. Alam nyo ba na hindi natin kailangan makipagbakbakan, makipag-wrestling sa demonyo? Sabihin mo lang, alis dyan. Aalis siya. In the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. So you say, in the name of Jesus, temptation, leave me. Pero totoohin mo yun, ha? Hindi yung papalayasin mo sa front door tapos bubuksan mo yung back door. Doon ka nalang bumalik. Huh? Merong konting provision. Titigil ako manigarilyo pero may tatlong baon just in case. So, ano yun? Pwede kang balikan. Maghiwalay na tayo, Papa, kasi hindi bagay sa atin magkasama dahil pareho tayong may asawa. Ano nga ang bago number mo? May re-record pa. Bakit ka pa nakipaghiwalay? Meron kang binubuksan na back door. Itong lalaki to sumama, walang alinlangan. And when away from his usual environment, he had no choice but to really rely on Jesus, then Jesus proves reliable. Pero pag sinabi mo kay Lord, wala po akong tiwala sa inyo, konti lang, so maglalagay ako ng ibang support dito, eh konti lang din ang gagawin niya sa'yo, eh konti lang pala naman ang pananalig mo sa buhay. Yung pagtitiwala, napakahalaga. So you surrender to God's dealing, to God's healing, God's touch. May mga bagay na alam natin talaga yun ang will ni Lord. May asawa ka, may tumutukso sa'yo. Alam mo na alam ang will ni Lord. Hindi na pinag-iisipan. Be faithful to your spouse. Iniisip pa ba yun? Hindi na. Alam na alam mo yun ang God's will. Mamahalin mo yung anak mo o papabayaan mo, magiging makasarili ka o magsasakripisyo na para sa mga mahal mo sa buhay. Alam mo that the Lord likes you to be giving and to be loving, not to be selfish. May nangangailangan, kaya mong ibigay, alam mong gusto ni Lord na ibigay mo yun. Yun ang sinasabi natin. May mga bagay na clear. Hindi mo na kailangan magpapayo. So kailangan, huwag tayong magmaang-maangan. Alam natin ang tama. Alam natin ang mali. Sa mga kapwa manggagawa, dapat hindi ka nag-iingit-ingitan. Pag nag-iingit-ingitan ang manggagawa, lalo church workers, ang nasisira yung work ni Lord. Kasi sisirain mo yung kapwa manggagawa mo para ikaw yung sumikat o yung paborito mo ang pupurihin mo, sisiraan mo yung iba. In general, it is really the church that suffers. And when you do that to the body of the Lord, to the work of the Lord, do you think you can go get away with it unpunished? You harm the body of Jesus, you will be punished. Kaya pag gumagawa ka ng mali, alam mong dapat kang mag-practice, dapat gawin mo tama, high quality, hindi mo ginagawa. That's the error of non-action. That's the kind of error that you do by not doing anything. Because it is wrong to do nothing when you can do something good. Bahagi lahat yan ng pag-grow natin, spiritually and emotionally. Luke 9:62, Jesus answered, anyone who starts plowing and keeps looking back isn't worth a thing to God's kingdom. Agriculture yung example. Kasi pag nagpa-plow ka o nag-aararo, dapat steady ang hawak mo dun sa araro mo. Kasi pag namali ang angle niyan, papalubog sa lupa yung talim ng araro mo, lulubog, may stuck yung araro mo. O kaya liliko, hindi natuwid yung linya mo. Kasi sabi niya,
kung sumunod ka na kay Jesus, huwag ka nang lingon ng lingon. Diyan ka na lang sa sinusundan mo tumingin para ka makafocus. Merong ganon. Magse-serve sa Lord, tapos kung anong nililingon, kung ano-anong inaatupag, magmi-mission, magtuturo, kakanta, magpo-full-time work, pero hindi naman nakafocus sa ginagawa, kung ano-anong inaatupag, kaya nandung lumiko, mabaon yung araro niya, hit and miss. Sabi ni Lord, sa palagay mo, may mararating ka? Wala. You are not worth a thing to God's kingdom. If you keep looking back, you've got to be focused. Katulad nung lalaking yon, nung nag-focus, nakakita. Meron kang ministry, meron kang mission, may duty ka sa pamilya, sa church, sa trabaho. Focus. Because when you don't focus, you will have no quality. And you will not be worth anything. Pwede namang lumipas ang maghapon, may ginawa ka, haphazard, ang grade 70, 69. But what is it? Can you be proud of it? Bakit aantayin mo pang masita, mapagalitan? I-check. Wala ka bang sariling utak? Sa sarili niyong bahay, hindi ka ba tumutulong na magpatay ng ilaw, magtipid ng kuryente, magtipid ng tubig? May kailangan pa ba magsabi nun sa'yo? Kasi pag nag-aaksaya ka, hindi ka man mapagalitan. Hindi ba yan alam ng langit? Sa palagi mo, hindi kasi singilin ng langit sa pag-aaksaya mo? At sa iyo namang pagkoconserve, sa iyong pagiging fruitful, sa palagi mo, hindi ka gagantimpalaan. Sabi nga nila, hindi natutulog ang Diyos. So kung tayo may gawain, focus, give your best, do the best. Because the same day will not happen again. An opportunity that is missed forever. You can only make up tomorrow, but it's only for tomorrow. Hindi mo na pwedeng ibalik yung kahapon. So itong lalaking ito, sabi ni Lord, nung nakakita, go home. Magsilbi ka dun, be fruitful. Huwag ka nang pumunta sa village pa. Walang ang mapapala doon. Kaya sabi sa Hebrews 12:2, we must keep our eyes on Jesus who leads us and makes our faith complete. Kung nakatingin ka lang sa magulang, sa leader, sa boss, pag hindi siya nakatingin, eh di pwede ka na magbulakbol. Pagka ang tinitingnan mo lang, eh yung kung nakatingin sa iyo yung boss, pagka hindi siya nakatingin, di pwede ka na mag-Facebook kahit sa loob ng office. Pwede ka nang mag-games at kung ano-ano. Pero pag alam mo na si Lord ang nakatingin sa'yo, at ikaw din yung nakatingin sa Kanya, you will always be faithful. And because you are faithful, you plant, therefore you harvest. It is for your own good. Kaya yung mga mag-asawa, kung ang tinitingnan nyo lang, nababantayan kayo ng asawa nyo, paano na kung out of town kayo? O wala kayo sa bahay? May kasama kayong iba? Do you still behave? But remember, nakatingin pa rin sa inyo Diyos kahit hindi kayo nakikita ng asawa nyo. So pagka sa Diyos ka lagi tumingin, mapapaayos ka. Kaya ang gusto ni Satan, tumingin ka sa iba. Para ka mailigaw, para kanya malibang, para huwag mong magawa ang dapat mong gawin, at imbes ikaw ay magkaroon ng gantimpala, parusa pat palo ang tatanggapin mo. Maraming mga tao, partially healed and blessed. Marami sa atin ganun ang estado sa buhay. Binless, pero parang hindi kompleto. Alam nyo na kung bakit. Sabi ni Lord, if I can, everything is possible for those who believe. Sabi niya, kaya kailangan lubusin nyo. Focus. Be thankful even for partial miracles. At least nagkaroon. For partial answers or solutions and provisions. But ask God for more. Sabi niya, ask and you shall receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Huwag ka mahiyain. Sabi niya, humingi ka, ibibigay. But you've got to believe more. When you ask more, you have to believe more. And you have to do more. Sabi ni Lord, kumusta ang paningin mo? Meron na pong konti, pero kulang. Bueno, dagdagan mo. And when the Lord touched him again, he focused. So nasa pag-focus nyo yan, mga kapatid. Humingi kayo ng negosyo, ng tindahan, let's say sari-sari store, nabigyan kayo, pero hindi pa kayo happy sa income, kulang pa, tumitig pa kayo, magdagdag pa kayo ng tinda, mas maging creative pa kayo, lagyan nyo ng value added ang tinda nyo. Kung ang tinda sa iba ay mangga, yung mangga nyo may dagdag na asin, may value added.
Kung yung iba may ganun lang na tinda, sa'yo mayroong magandang service o may discount. Lagi, kung pare-pareho at may kakompetensya ka, syempre, you have to have an edge. Focus, do more. Mayroong competition, do more. Because as you do, you receive. As you give, you get. That's the rule of life. Hindi pwedeng nagkaroon ka ng input na walang output. Because you receive what you give, you harvest what you plant. Therefore, what you are harvesting now is what you planted. O kaya, wala ka palang harvest ngayon, pero bukas pala, simula na, don't give up. Because you know that everything that you plant will be bearing fruits. Ask God for more, believe more, stare more intently, and receive more touch from God. Nagkaroon na ng initial touch si Lord, sabi niya, kulang pa po, o tinatch siya uli. Be touched again. Na-bless ka na isang message, makinig ka pa. Na-bless ka sa kanta, dagdagan mo pa. Na-bless ka pa nagko-quiet time ka, dalasan mo pa, habaan mo pa. Dagdagan mo para dumami ang bunga. As we need full healing, as we need full touch, then we should give full attention to Jesus. Give fully. You give to the work of the Lord, you give to the needs of others, whether you like it or not, you will receive blessing because that is the will of God. So ang tanong mga kapatid, ano na po mga partial healing ang natanggap natin, partial blessing? Gusto niyong buuin? Focus. Ask Jesus to touch you again. Ama namin, salamat dahil pwede kaming humiling, pwede kaming manalangin. Pwede kami magpahipo sa iyong anak na si Jesus. At yan ang aming dalangin ngayon, Panginoon. Hipuin niyo po kami. Gusto naming makakita, makarinig, makakilos, lumaya, maging fruitful. Touch us. While heads are bowed, I like to pray for people na meron kayong gustong hingin kay Lord. Parang hindi niyo pa natatanggap anumang sagot doon o hindi niyo pa nahihiling. But now we will pray together. Hilingin niyo, tumayo kayo. Kung may sino man ang meron gustong hingin sa Panginoon na hindi niyo pa natatanggap o hindi niyo pa nahihiling, ha? Tatayo tayo at mananalangin. Sa pagtayo niyo pa lang, statement of faith. Lord, tumatayo ako, ibig sabihin na nanalig ako. Hindi ako nahihiyang manalig, hindi ako nahihiyang tumayo. Dahil talaga nang meron ako gustong hingin. At gustong-gusto ng Panginoon na hinihingan siya. Parang mapagmahal na magulang, ikinatutuwa niya pag humihingi yung anak. Lalo't hindi naman abusado. So mga kapatid, dahil tayo naniniwala sa ilang saglit, humingi kayo. Sabi niya, ask, and it will be given you. Right now, God is listening. Ask for what you want from God. Napakarami naming gusto, Panginoon. Bawat tao, hindi lang isa yung gusto, kumisan marami pa. Pero salamat, ang laki ng puso nyo, ang laki ng isip nyo, kasya lahat ang gusto namin at hiling at kulang pa kami. Dahil walang katapusan ang inyong kapangyarihan. Ama, turuan nyo kami. Ipatanggap nyo sa iyong mga anak ang hinihiling ngayon. Kung mayroong kailangan gawin, iwan, para mapahiwalay, turuan nyo kaming iwan yung mga dapat iwan. Sumama sa inyo sa paraang gusto nyo para nyo kami mahipo. Tulad ng ginawa ni Jesus sa taong bulag, gawin nyo sa amin, Panginoon. Touch us in our spirit. Touch us even in our bodies, O God. Heal us. Bless us. Give your people what they're asking for. Wala naman kami ibang kinikilalang Diyos, kaya sa'yo lang lalapit. Wala man patago, malakas ang loob humingi dahil sa iyong mga pangako at dahil alam namin mapagmahal kayo at makapangyarihan. Mga kapatid, tanggapin nyo. Ngayon din, ang hinihingi nyo sa Panginoon. Huwag mag-alinlangan, manalig, at patuloy nyong gawin ang dapat gawin. At kung sakasakali na bahabahagi yung tanggapin, ask for more, stare more intently,
and receive the fullness of what you ask for. Panginoon, salamat dahil kayo mapagmahal, maibigin. Salamat dahil nananalig kami, Panginoon, lahat kaya niyong ibigay. Ituro niyo sa amin na tanggapin ang ibinibigay niyo. At kung masakali man, Panginoon, ang hinihiling namin, hindi niyo kalooban o sa ibang panahon pa, bigyan niyo kami ng lalong pagtitiwala na maghintay at lalo naman bigyan niyo kami pagtitiwala na tumanggap ng no answer kung ito talaga ang tama. But Lord, right now, in our innocence, in lack of knowledge before your perfect knowledge, O God, we just simply ask and let your will be done. Magsiupo tayo at patuloy na yumuko sa panalangin dahil meron pa akong gustong ipanalangin. Continue to bow before the Lord and pray. Kung meron pa kayong mga gustong hilingin, go on. But now I like to pray for some people. Nabigyan na kayo ng partial answer. Alam nyo, meron na pero partial. Alam nyo, nakakita na kayo pero konti lang. Nabigyan na kayo pero hindi buo. Pero ngayon gusto nyong buo and tumayo kayo. Hihingi tayo sa Panginoon para mabuo yung mga kulang pa na yan. Praise God for those who stand. Sino pa magsasabing, Lord, alam ko binigyan nyo na ako pero dagdagan nyo pa please according to your love. Sino man ang magsasabi niyan, total, nakatikim na tayo ng kaparaso, Lord, bigyan niyo po kami ng buo, paramihin niyo pa. At ituro niyo naman sa amin kung paano tititig so that we can do our part. Lord, tumatayo mga anak mo, nananalig, nabigyan mo na partially. Tulad ng lalaking bula, gusto namin, Lord, full. Total, humihingi na kami, bubuoy na namin. Give in fullness the blessings that your people seek for. Hindi nyo naman ipinaghihirap ang ibinibigay nyo sa amin. Hindi nyo naman kabawasan sa inyo. Panginoon, hinihiling namin buuin nyo. Kaya lang ituro nyo sa amin how to look more intently, how to focus so that we will receive what we are asking for. Ituro mo sa amin how to do our part so that we can receive in full what you want us to give. Sige, magsiupo kayo mga kapatid. Magpasalamat dahil ang Diyos ay dumidinig sa panalangin. At sa ilang saglit pa, patuloy tayong makipagdinig sa Kanya in silent prayer. At kasama, I like to challenge you, pwede na pumuupo mga kapatid, I like to challenge you. Kung meron naman kayong ibinibigay sa mga mahal nyo sa buhay, tapos partial, buuin nyo rin. Hindi lang tayo ang hihingi sa Diyos ng buo, dapat din tayo magbigay ng buo. Husband ka, give your full love. Wife ka, give your full service to your husband. Anak ka, give the full respect to your parents. Parents, give your full support. Kaibigan ka, tumulong ka ng buo. Kasi humihingi tayo ng buo sa Lord, tapos kumisan tayo kung magbigay kapra-kapraso sa kapwa. Remember, what you give is what you receive. Lord, teach us that it is our generosity to others that opens the key, the door to your generosity to us. Teach us to do our part. Magbulay-bulay tayo at kasamang isipin kung may pinagkakaitan tayo ng pagmamahal at pagtingin o tulong o konti lang ang tulong natin and make a firm decision that you will do more, you will give more, as much as you like to get more from God. Lord, sa aming pananahimik, ituwid nyo kami, turuan, akayin tulad ng bulag